So, ang gagawin natin today, love, ito yung kumakalat na challenge online. Actually, palit-ulit lang yung mga challenges. Oo. Ito ang challenge na never have I ever. Na never ko pang nagagawa kasama ka. Ito yung ginawa niya ni Christian? Yes, okay. Ito yung ginawa namin ni Christian. At dahil wala kaming magawa sa buhay namin ngayon, gagawin na lang natin yung never have I ever. So, meron kami ditong hinanda na papers na may naka I have at saka never. Diba? Halatang-halatang di pinaghandaan. No. I-flip na lang namin yung never at saka yung I have pag nagawa na. Okay, are you ready? Kailan ba ako hindi naging ready? Okay, let's start. Never have I ever cheated on a partner. Good question. Talaga? Uh-huh. Bakit? High school tsaka college. Okay, but as an adult? Wala. As an adult. Okay, never. So, never. Doon sa bagets ka, ano yun? Dalawa silang dinadate kong sabay, pero di ko alam Wait lang, so kayo na ba talaga nun? Or baka naman, hindi pa naman, as in dating stage ka pa lang naman. So, it's okay naman na may... Actually, di ko masyado maalala. Pero alam ko, marami lang ako dinadate nun. Basta parang ganun yata. Oh, edi ibig sabihin na hindi kayo nun, hindi partner, kasi nga you're still dating. Pero, sa... Okay, next question. Never have I ever gone skinny dipping. I think nasagot ko na to kay Krisha. But never. Ah! Kailan yan? Trip-trip lang. Kailan nga? Tsaka saan? Nung bagets din ako. Wala, yung mga kunwari na sa pool ka lang. Kunwari nagiinom mo kayo sa pool tapos bigla na lang magtatanggal ka naman sa lawa. Tapos nakaubad ako. Tapos susot mo din naman. Trip-trip lang. Next question. Never have I ever fake being sick from work. I have. Oo. Sa work? Oo naman. I think halos naman lahat tayo, di ba? Pero hindi ko ginawa yon na tipong laglag yung buong trabaho. Oo. Kumbaga, hindi ka pa bigat. Oo. Kung kunwari tatayo naman yung programa na wala ako, ka. Okay lang. Yes. Oo. Pero kung kunwari lang na, let's say, sa'yo talaga umiikot pag hindi ka nakapasok sa trabaho. Ikaw inaasahan, diba? Oo. Kung ikaw inaasahan, di ko naman siyempre gagawin yan. Oo. Kasi kawawa naman yung production nun. Yes. Okay, next. Never have I ever peed in a pool. I have! Pool, dagat. Yung pool ko nga, mas marami pang ihi kaysa tubig. Napatingin mo dilaw na pala. Kaya na nag-swimming kami nila po yung bayani, kita mo. Nalasahan nila yung wiki. Oh my God! Oh, siwa. Oh. Ang tamis, parang buko nga eh! Hindi, masasanay ka rin sa diving eh. Sa diving ka rin kasi. Okay, so next question. Never have I ever edited my photos for social media. I have. Ito, ganyan. Bakit ganyan? Edited, hindi para magmukhang... Yung kunwari may kailangan lang tanggalin, mga blur, ganun lang. Oo, ganun. Blur. Hindi yung para kunwari, tumingkad ang kagupuhan ko. Wala ako, namang ganun. Ako naman, I tried editing my photos yung... Nung time na super taba ako, tapos binabash ako ng mga tao. So medyo nag-iba yung pag-iisip ko nun or pananaw ko nun na kailangan shocks payat lagi ang i-post ko sa social media. Dapat walang stretch marks. Dapat walang imperfections para hindi ako i-bash. But it turns out, mas nahahalata pa at saka mas nagmumukhang fake talaga pag nakita ka nila in person or sa videos. Tapos magkaiba yung itsura ng videos at saka ng pictures. So, di ba may mga tao ka nag-i-edit, makikita mo yung bakal, sobrang nakapasok yung bakal. Yung blurred ano. Hindi, yung parang kunwari, let's say mag-picture sa may bintana. Tapos yung diretsyong linya, kasi yung lines, nakapasok talaga kasi... Tsaka blurred, kasi minsan pag masyado mong pinipinch, nagiging blurry na yun. Ganong klaseng edit, sa akin, kailangan mong i-blur yung background for one reason or another. Tanggalin yung brand. Pero hindi yung para tipong tanggalin yung pimple, eye bags, wala, di ako ganun, bahala kayo. Para naman may babago itong mukha ko, edit man o hindi. Okay, next. Never have I ever drunk dialed my ex or an ex. Never. I have. Never. Ako, I have. Kasi syempre, di ba, mga times na heartbroken ka, tapos siya yung last mo, or siya yung, syempre, yung recent na ka-relasyon mo, tapos tatawagan mo siya. Parang may gusto kong sabihin sa kanya, habang lasing ka, doon ka po mo ng tapang sa alak. Oo, ganon. Para nangyari sa atin, nag-away tayo, di ba? Lasing ako noon, tapos tumatawag ako sa'yo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga sa relasyon natin, ganon. Never have I ever had a one-night stand. Never. Siguro, ano ba? I have... Oh my gosh, talaga. Ilan na ako ka nun? Lahat ng mga nangyari sa buhay ko nung bagets ako. Bagets. Nung, nung 22 onwards, perfect na ako nun. Siguro pag nasa dating stage, hindi din eh. Hindi talaga.
Never have I ever kept my ex's gifts. Never. Never din ako. Oh, kasi syempre, di ba, pag break na kayo, itatapo mo na lang yun, okay? Papamigay mo na lang kasi ayaw mo maalala yung mga bad memories. Never. Okay, next. Never have I ever read my partner's phone. No, never ako. Never. Never ako. Although, alam namin ang password ng isa't isa. Kumbaga, it's just not our thing. Yeah, never. Parang why? Okay, next. Never have I ever lied about my income. I have. Why? Huh? Why? Hindi, di ba minsan may mga certain application forms na how much do you make? Kailangan mataas. Or ay, parang ayoko na ilagay doon, di ba? Kunwari, how much do you make annually? Yung ganun, di ko nilalagay. Ako naman, ang nilalagay ko sa mga ganong forms, yung conservative. Ayun, na totoo naman. Kumbaga yung conservative amount. Lower part of the bracket, parang ganun. In general, bakit mo pa kailangan pag-usapan yung income? Never. Kasi parang, I don't really talk about income. Oo naman, kahit man ako, kahit same thing. Unless business or unless work talaga. Usapang pera. Never have I ever dated or hooked up with someone 10 years older. Mahirap sa akin, 40 na ako eh. Oo nga eh. Kahit sa past, wala naman. Wala. Ako, yes! I have! Bonk. Asawa ko. Ikaw, you're like 11 years older than me. 12, diba? 12. 12. Kita niyo yung hookup? Nandiyan na yan, ha? Yan. So, I have. Never have I ever convinced a friend to dump a partner. I have. Hello, ako yung... Girl, alam mo, hiwalay mo na yan. Wala kang future dyan. Ganun. Oo naman. Alam naman natin kahit paano ko, no? Yung for the betterment ng mga kaibigan natin, di ba? Pamisimisan, kailangan naman talaga maghiwalay na sila. Pamisimisan, pwede naman talaga ipaglaban. Pero kung nagkataon na dun sila sa... na kailangan maghiwalay, ako may sumagsasabi din. Pwede be barkada ko or a diba? Girlfriend. Siyempre, nakikita mo na lahat ng nangyayari sa kanya, di ba? Tapos hindi na healthy for him or her. Di, pagsabihin mo, isa kang tunay na kaibigan kung magpapakatotoo ka sa friend mo. Pero, di ba, no matter kung anong desisyon ng kaibigan na yun, dapat nandun ka pa rin all the way. Kung she or he decides to go on with the relationship at feeling mo... Di, walang ganun. Bigyan mo ng advice kung anong mangyayari sa kanya, iwanan mo ng pagkatapos. Bahala na siya. Basta sundin niya advice mo. Kung nari sabihin ko, breakan mo yan, binreakan niya at sa lungkot niya, bahala ka na sa buhay mo, malaki ka na eh. Kailangan ka lang. Hindi naman din yung totoo yun. Never have I ever unfriended someone because of a conflict. I have. A lot of times. I have. Very minimal lang naman to. When a friend isn't really a friend to you or hindi na siya healthy sa buhay mo, you have to unfriend someone talaga. Pag ako nakikita mo yung mga point of view ang isang tao na hindi naman makakatulong sa akin o sa ibang tao, yan ang friend ko yun. And you know yung sabi nila, di ba? The smaller your circle is, the better. Habang tumatanda ka, dun mo mas nakikita yung mga friends talaga na para sa'yo. Di ba nga, may napakagandang saying na ano, tell me who your friends are, I'll tell you mine. Tapos magkita-kita tayo. Nag-sutukan pala. Okay, next. Never have I ever chosen boys or girls over friends. Oh, you have? I have. Hindi ko pwede sabihin yung pangalan, pero ang best friend ko is obviously si Anne. Oo, a while back, parang hindi niya gusto yung dinadate ko nung time na yun. Oh my God, sino? Tapos? So, hindi niya gusto yung dinadate ko na yun. Tapos parang sabi niya, Manzano, as long as dinadate mo yun, hindi tayo mag-uusap. Tapos ako nung time na yun, may dinadate din siya. Sabi ko, sige, di quits tayo. As long as, kasi parang sabi ko, you're not good for each other. Kung di kayo maghiwalay or stop seeing each other, di rin tayo mag-uusap. So may time na kami ni Anne ay hindi kami nag-uusap dahil but, hindi namin gusto yung mga dinadate namin respectively. Ito naman kasi yung sa inyo, hindi naman siya parang kababawan lang. Ay, di ko siya bet. Ganun. It's more of like, you were also looking out for your friend. And Anne was doing the same. Di kaya nga, pero still, tinuloy namin yung dating lives namin. Ay, pero tingnan mo ngayon. Di best friends pa rin kayo. No. Yes, I have! Ikaw! I have! I used to have friends before na ayaw kay Luis. And puro pang babash yung ginawa nila sa akin. And syempre na-hurt ako kasi nung time na yun, parang, huh? Eh, what? Luis is a good guy. Why would you, di ba? Why would you not want him for me? So ang ending, iniwan nila ako, binash nila ako, and after a few months, nag-sorry naman din sila sa akin. But, you know, it's never the same. Oo naman. Especially, yung alam mong wala ka namang inagrabyado, wala ka namang ginawang masama.
Tapos bigla kang ginanon. So yeah, I have next question. Never have I ever snitched on someone else at work. Parang hindi pa nakikita yung instance na yun. Never. Ako, I have. Ano snitch mo? Yung kunwari, may taping kami the next day, tapos late siya. Tapos sinabi ko sa ano, director, eh, uminom po kasi siya kagabi. Ganun. Ako, never. Cause snitches get stitches. So, one love, baby. Pero nung time na yun, masyado pa akong bagets, at saka wala akong pakialam sa buhay. But like now, parang, oh, uminom siya, okay. Next, never have I ever called a partner the wrong name. Parang never, ever. Oh my God, you're... Actually, hindi partner. Someone I was seeing. Nag-makeout kami, tapos ibang pangalan na sabi ko. Ilan taong ka nito? Mga mid-20s. Not showbiz nga. Ah, not showbiz. Not showbiz. Anong showbiz. Pangalan yung sinabi mo? Kaibigan niya. Oh. Oh my God! Hinto. Hinto yung mundo namin lahat nun. So, ibig sabihin, yung kaibigan niya, naka-makeout mo na din? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Bakit pangalan niya? Hindi ko maalala. Baka may gusto ka dun sa kaibigan niya. Hindi, hindi. Baka kumbaga kasi we were on the way to meet them. Parang ganun yung... Oh my God! Parang ganun. So... Weird! Tapos nasabi ko yung pangalan. Wala, hinto. Hinto yung buhay namin. Masyempre! Hinto talaga yung makeup niyo. Parang so, napaka-awkward so, wala, naman nun. So wala, nasabi ko talaga. Pero hindi naman naging kami or anything. Okay. Ano to, mga mid-20s. Okay, next. Never have I ever lied about my age. I cannot lie. Ako, I have. Siguro ng mga castings, ng mga BTRs. I think nasagot ko din to sa vlog namin ni Krisha. Ako, I cannot lie dahil yung bata pa lang ako, nasa magazine na ako. So, I love you, Lucky! Diba? So, hindi ka pwede magsinungali. Ilan taon ka na talaga? 30 plus. Pag nag-search ka lang, makikita may magazine kung kailan ako pinanganak. Never have I ever cut in line on purpose. I have. Never. Sa cafeteria ng school. Pag gutom na gutom ka na. Never. Ba ako, kinala mo ako sa mga pila na ganyan. Hindi talaga ako nagbabypass. Oo naman. Eh, ako din naman. Nung hindi na ako high school. Oo. Siyempre, hindi ang pila ay pila. Pila ay pila. Dapat ginagawa mo yan. At kung meron ka pa namang time to spare at meron ng medyo senior sa likod mo, paunahin mo. Paunahin mo. Okay, next. Never have I ever blabbed something I swore to secrecy. Nasabi mo dahil lasing ka, nasabi mo dahil lutang ka. Never. Ako din, never. Parang a secret is a secret. So kahit oh, mo. Sa akin din eh. Okay, that's it! Yay! Finally, natapos natin Never Have I Ever. At natapos na din ang ulan. Medyo lumabas na yung sun. Yun nga, wala kaming magawa. At palubat na yung camera ko, kaya... That's it! Sana nag-enjoy kayo sa part na to. Ako nga pala, bago lahat, of course, mag-subscribe kayo sa Lucky TV. Tapos yung single ko nakalabas na ngayon by the time na to, yung How to Be You. So please, panoorin niyo yung music video at gayahin niyo yung How to Be You challenge sa TikTok. Yes, ayan. O, diba? At may second song pa si How Soon. So abangan niyo yun. How to Be You. Guwapo. Guwapo. Yun yung first single. Oo, mukhang first and last. Wait, may second song ka pa. Ayaw nga pala. Nga so, album ka na ba? Di ko na nga alam eh. May third na nga actually. Basta abangan nyo kung anong mangyayari at malulobot na yung camera. That's Lucky it. TV ah. Thank you for being with us here sa Never Have I Ever na walang kakwenta-kwenta. Bye!